Siguro dahil batang Cali ako. Alam ko yung alam ko yung gusto ng mga manonood. Mm-hmm. Saka dahil bata pa lang ako, lagi ako kasama ng lolo, lola ko, saka lolo ko na nanonood ng mga pelikula ng Tagalog. Kaya alam ko yung siguro yung panlasang Pinoy, yes, parang ganoon. Hanggang dumating yung point na hindi ko namamalayan pag nanonood ako, natututo na rin pala ako mag-direct. Parang ganoon. Tapos hanggang yun na, sabi ko yung sarili ko, gusto ko mag-direct, kaso hindi ako nag-aral. Paano ba yun? Wala akong alam sa lente. About sa technicalities, so mahina ako. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko sa production, hindi naman importante kung alam mo yung lente o ano eh. Mm. Ang importante, marunong ka magkwento. Alam mo paano mo dadalhin yung kwento mo. Sinubukan ko ngayon. Sabi ko, kaso, sino producer? Nahiya ako kasi baka mamaya, mag-direct ako ng first movie ko, tapos biglang malugi. Nahihiya ako kasi na-ano ko na parang wawa naman yung tao na umaapektuhan ko siya. Sabi ko, total, gusto kong mag-direct. Di, ako na rin nag-produce. Grabe talaga siya. Nilakasan ko na yung love ko. Pinapalaman na mukha ko. Ako nag-produce. Yung first movie ko yung Panday. Doon na nagsimula. And then, tapos nagtuloy-tuloy na. Nag-provinsyano na ako, ganyan-ganyan. Ang hindi ko akalain, yung pala yung pinakamaling ginawa ko sa Tanang ng Buhay. Bakit? Grabe na yung pinakamaling. Para lang kami nagkukituhan sa salas, di ba? Bakit? Sobrang hirap niya. Totoo naman din. Kasi akala ko, di ba lahat, di ba, mag-direct, ang sarap maging director. Hindi. Kasi yung lahat ng obligasyon nasa iyo. Pag nagkamali ka, hindi nagtagumpay yung ginagawa mo, yung proyekto mo, ikaw may kasalanan, di ba? Ang umaarte pa ako. Ako rin ang creative, ako rin nagbibigay ng kwento, ako rin nagbibigay ng lines. Sabi ko, maling ginawa. Nahirap ako yung sarili mo. Pero ano yung, siguro dahil na-experience mo na maging actor at director, ano yung mas rewarding for you at this point? Ano ba yung parang tingin mo, mas proud ka sa puntong to? Honestly, totoo naman. Kahit sinusumpa ko siya. May pagsumpa ko. Grabe yung sinusumpa ko siya. Iba yung fulfillment. Kapag nakita mo na yung finished product at na-appreciate ng mga tao yung ginawa mo, yung pagiging director. Totoo. Iba rin siyempre yung pagiging artista. Mm-hmm. Pero honestly, ito yung kabalikat nga nung ginawa ko, na nangyayari sa akin ngayon, ang napapabayaan ko yung pag-arte ko. Kasi lagi kong iniisip. Kasi lalo na ngayon, ako pa yung producer. Oo nga. I was about to ask you that. Kasi nakita ko sa plug ng Batang Quiapo, sabi ko, ano yung CCM? Ikaw yun eh. So, ikaw na rin ang nag-produce, nag-direct. Kaya nga sabi ko nga, ngayon, syempre pag ikaw din ang producer, magkakalaban yan. Diba? Pag ikaw ang creative, ang gusto mo pagandahin, palakihin. Pag ikaw ang producer, iniisip mo, paano ka makakatipid? Paano ka maliliitin? Diba? Magkakaano? Pag ikaw pa ang director. Paano mo inaaway sarili mo? Ibig gusto ko rin siya suntukin. Wag naman. Wag! Pero ang galing mo kasi nababalansin mo yun, diba? I mean, mahirap talaga siya in reality, pero kinakaya mo. Pero honestly. iba yung ano mo dun, ha? May hugot, ha? Minsan gusto kong umiyak. Oo. Hindi naman sa pag-ano, sa sobrang pagod. Yes. Pero yung ano, hindi ako, kasi natutuwa ako eh, dahil gusto ko yung ginagawa ko. Passion nga, sabi nila. Habi ko yung passion nga, papunta na doon sa Passion of the Christ eh. Nangyayari sa akin ngayon. Huwag na masorrowful mystery. Gusto natin joyful. Pakit na lang kuto din. Hindi nangyayari, sobrang pagod lang. Kasi lahat nakaano sa akin eh. Kasi katulad ngayon, kahapon, nag-taping ako. Kailangan ko matapos agad kasi meron akong pupunta ako ng PBA para na-excite yung mga nanonood sa PBA. Nakita ka nila doon for the first lahat time. Lahat ng mga artista nag-uwian na. Ako nag-promo pa. Kasama ko yung ibang mga walang taping. Hindi nag-promo kami. Sila mag-uwian na. Ako pumunta pa ako ng editing. Nanood ka pa? Nag-edit ka pa? Ako kasi para sa papalabas mamaya sa susunod na araw. Tapos ngayon, gigising ako ng maga. Kasi nandito ka pa. Nag-promo. Kaya ang hirap. Pero sabi ko nga, ginusto ko naman to. Saka, ang pinakaano sa lahat to, pinagdasal ko to. Na dati, sabi ko, tambay lang ako. Sabi ko, may trabaho ngayon. 6 na buwan, wala. Eh ngayon naman, sunod-sunod na blessing yung binibigay sa akin. Sabi ko, ba't ko tatanggihan? Sabi ko, hanggat kaya ko. Sabi ko, hanggat nandito ako para alam ko, pagdating ng araw, matatapos din to, wala akong pagsisisihan. Sinasagad ko na kung ano meron. Yes. At may baon ka. Sign yun, Chang, ng great leader na first in, last out, di ba? True. Nakikita ng mga kasama mo na
Di ba ikaw yung una, sakto, hanggang sa... Parang may hugot ka din doon. Parang may hugot din siya, Coco. Kasi parang first din siya pumapasok dito. Tapos last din siyang umuuwi. Parang alam niyang nanonood si Tita Corey Ray tsaka si Carlo. Si Sir Carlo. Sinasabi ko lang na, hindi at ganun talaga na... May hugot ah. Parang, di ba, pag nakikita mo na mga kasamaan mo na ikaw, kaya magaling kang leader sa lahat ng aspeto. Totoo naman din, di ba? Kaya pa, ang tanong ko nga, paano mo nire-reward yung sarili mo?